osteoporosis na. Dugay na ko sa dekalperatibo, pero ato pang last year ko nag-tensing. Pero sige lang po, balik-balik na rin, inong ng mga prada. Nakahatag man po siya. Ang osteoporosis ay isang sakit sa buto kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at marupok. Kakulangan sa calcium at vitamin D ang ilan sa mga sanhi nito, pati ang pagkakaroon ng fracture o pagbali ng buto. Osteopenia naman ang tawag sa pagiging marupok ng mga buto, ngunit hindi ito kasing lala ng osteoporosis. Dahil hindi agad napupunan ng mga sirang tissue ng buto, ang itsura nito ay parang naaagnas. Kaya naman kapag may osteoporosis ang isang pasyente, mahina at madaling magkapinsala ang kanyang mga buto kahit sa mga simpleng aksidente lamang. Gaya ng biglaang pagyuko at biglaang pagbubuhat ng mabibigat. Maging ang malakas sa pag-ubo ay maaari ring maging sanhi ng fracture o pagkabali ng mga buto ng taong may osteoporosis dahil sa sobrang rupok nito. Ang kadalasang naapektuhan ng mga bahagi ng osteoporosis ay ang mga buto ng kamay, likod at palakang. Hindi agad malalaman na may osteoporosis ang isang tao sapagkat ang pag-usbong o development nito ay dahan-dahan lamang. Subalit masasabing may osteoporosis ang isang tao kapag siya ay madaling mapilayan o magkaroon ng fracture. Ilan pa sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng likod, pagkakuba at ang pagliit ng taas ng isang tao kalaunan. Siguraduhin mayroong sapat na calcium at vitamin D upang mampanatiling malakas ang mga buto at nang makaiwas sa osteopenia, osteoporosis at iba pang mga sakit sa buto. Isa sa nire-recommenda ng Doc Alternativo ay ang pag-undergo ng 7 Days Cleansing Program. Pakinggan natin ang testimonya ni Mrs. Lorita Quisto. Siya ay nagkaroon ng sakit na ito, ngunit ngayon ay magaling na dahil sa pagsunod sa services na ito. Gamit po nga kaso ulit kasit. Kanan mga kabukit, na ulis na siya. Niya, yan ang ako'y finding sa doktor is na ako'y indiferensya sa buktong osteoporosis na. Dugay na po sa dekalperatibo, pero ato pang last year ko mag-painting. Pero sige lang po, balik-balik sa re, inong ng mga prada. Nakahatag man po siya o kayuhan. Pero bigla pong kukontento, so ikuha na lang po sa undergo ka cleansing. So, kung man sa akong cleansing, nakalibang mo. Hayahay na nga akong pamihay. Pero may mga side effects na usahay makatlo ka. Healing effects. Oh, healing. Oh, healing effects. Oh, okay rin ito. Kaya na ako kay naka-recover ang food ko. Wow. Naka-recover nang ito. Naka-success yung kung kapit ng ito mga 2 months. So, okay. Cleansing 7 days and then second day cleansing. Nagay kay gisunod protocol. Naayo, naayo yun ang tanong na itong sakit. Wow. Unya, kay kulang man daw ito. Nagyubo kay dako na nakakon ko kung saan paghalaga sa lawas, kung sa'y angay inon o kaunon. Tanan. Tanan. Ako'y mapili. Tanan-tanan. Yes. Tanan yun. Ako si Loretta Esco, 71 years old, taga Lomlog, Talisay City. Okay, congratulations. So, dagan salamat po. Para sa karagdagang kaalaman, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating hotline 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong lugar. Huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Arañez para sa Balitang Pangkalusugan.